and also Guinevere. Yeah. But again, ONIC is ONIC. They will not allow that. They will lose in the early aggression of the game. So let's see. So, okay, 3-0 tayo. So, Kuya Manjin and Ate Asu, take it away. Alright guys, kami po ay nandito na. Welcome to Mobile Araneta. Manjin and Yasu, first game number 1, the Indonesian rematch, MPL Indonesia rematch, ONIC Esports, LOUVRE. Madam Yasu, sa ONIC ka, di ba? Ako, LOUVRE. Pakilala ko na lang muna. LOUVRE, Kido Gimash, ang gamit ng Lunox, Marcia No Mercy as the Franco, Watt as the Carrie, Jill as the Cho, and Yor as the Lolita. And para sa senta ng ONIC Esports, we have Zyko playing as the DD and Drian. Meanwhile, nakuha na natin yung first blood at the bottom lane and appear dito ni Guinevere, but they are still chasing one though. Going to die in the hands of ONIC. And hinahabol pa nila dito si Yor. Pwede nilang habulin pa yan kaso overextend na yan. But they just choose na makuha dito yung buff, of course. Tama ka. Ay, naku, Madam Yasu, bago pa ata matapos ang intro-intro natin. Eh, ayaw talagang, na tayong pag-intro. Talagang tama ang sinabi ni Coach Panda dito na LOUVRE has the aggression game. Ladies and gentlemen, talagang huwag ka dapat magpagamol sa umpisa pa lang. And it's really interesting dahil si Jill as the Joe na mumula against the Claude. Madam Yasu. Yeah, Jill, I'm expecting na sana makuha niya yung Terizda niya. Pero hindi nila, hindi nila pinik agad yung Terizda nila dito. Yes. For the side of LOUVRE. Bukod kasi sa Terizda, sa tingin ko nagme-make sense na kailangan nila yung Cho na makita yung buong mapa. Yung Cho kasi dito ni Jill, yung magiging parang vision game. Uh-huh. Vision game for LOUVRE Esports. Kasi even though nandun yung mga time bombs ni Diggy, kayang-kayang masaktuhan ni Jill ng tankiness yun. Yeah. Pero looking at the minimap, ladies and gentlemen, LOUVRE right now, kung makikita nyo, giving the space to Sasa as three heroes rotating with Grok, Drian, Sasa, and Anti-Mage dominating the bottom side. And this is going to be a turtle. Ooh. Now po, alam mo, ang first turtle, big loss yan. Lalo correct na kung nag-turtle yung laban ng wala namang contest. What? Pero ito, the ooh ultimate coming from Guinevere to Lunox, ang hirap ng makawala. Actually, kapag napasukan ng isang Lunox ng Guinevere ultimate, wala na eh. GG talaga eh. GG talaga. Lunox hindi siya ganun katang. Correct. Actually, yung counter pa nga sa isang Guinevere ay ang Purify para at least maiwasan mo. Maiwasan mo yung uppercut. But if you don't have the DG. Yeah, but Odile having also the turtle buff and the blue buff dito sa ating laro, he's very confident on that special migration, Madam Yasu, and the damage. And look at this. DG, Grok, and Guinevere rotating, and the split push ay nangyayari na ngayon sa ONIC as anti-mage. Talagang sinusustain lang yung baba, pero mukhang si Sasa as the Claude ang pinaka nangunguna dito sa bandang top lane. Ladies and gentlemen, Madam Yasu, paano ba makakabalik ang LOUVRE Esports dito? 3 minutes na, 2K na ang kalamangan ng ONIC. 3K, 0-3 na rin tayo actually, and it looks like magkakaroon na tayo ng 0-4 on here. Pero Jill kasi medyo nagdedelikado yung position niya. Pero as of now, we have Marcia, No Mercy, na wala naman mauhook. So you're asking kung paano sila makakabalik dito, pero paano nga ba magagamit dito yung time journey ni Diggy. Kasama na Blazing 2 with the first down shot dito ni Lunok with the Darkening Ultimate. At least just one, but that's just a support eh. Yeah. Naku, medyo tagilid pa dito kasi that is just the BMI, the Black Mirror image para makaalis dito si paring Sasa. And look, even and look at the levels, Madam Yasu. Level 6 na si paring Drian, si Sasa, si Udi, labang level 4 pa lang si Nawat, at saka si Marcia No Mercy. Na si Marcia No Mercy dapat yung magiging parang main pick of hero para dito sa side ng LOUVRE Esports. So we're talking about the main pick of. Ang tanong kasi, as a Franco, you have to make your hook count. Correct. Kaso wala pa akong nakikita na na-hook dito ni Franco, like totally huli and then pick off. They only happen to nasalubong nila si Diggy sa top lane. Kumbaga sa basketball, medyo alat pa siya. Alat pa. And ito maalat. Franco. Hindi maalat. Fresh na fresh ang pagro. Another turtle. Correct. Secured by ONIC Esports. No contest coming from the LOUVRE. Alright, pero napakagandang hook. That will be the first hook. Nabati mo ata. Nabati. Madam Yasu. And kailangan pa ata ng LOUVRE ng mga ganong engagement? Probably 10 pa. Mga 10 pa. Actually, para, hindi lang 10. They have to have it all the time. Yes, kasi kahit na mag-time journey ang Diggy, ladies and gentlemen, doon sa kagat ng Franco, wala pong makakapigil doon sa kagat. Yung kagat ni Franco, mas malakas pa sa kagat ng 7 Lions, Madam Yasu.
Pero ngayon, nakalock na yung Junipra. Oo, nako po. Pero ito, pinasukan ni Udil. Even though wala sila na palipad dito, pero Udil, masyado yata ang overextending niya. That's gonna be a kill on the Lindong. Pero okay, kumabawi din naman dito yung sign ng ONIC Esports na sagasaan. Itong si Franco. Pero 2-for-1 exchange. Yes. That was a good trade coming out from ONIC Esports. Even though namatayan sila ng isa, still, dalawa at carry yung Lunox ay nababawasan yung item dito, ladies and gentlemen. Dahil medyo inuubos na ng ONIC Esports lahat ng resources na pwedeng makuha dito ng isang Lunox. If you have a Lunox, Joe, Lolita, Franco, in your composition, gusto nyo sana na kayo ang nag-dictate ng early game. Have the single target pick-off for Franco. Pero hindi nagiging ganun yung story eh. Ang nagiging story ngayon is every one kill na nakukuha dito ng side ng ONIC Esports, dalawa yung nababawi sa side ng LOUVRE, which is hindi mo gugustuhin medyo sa isang teamfight. So medyo tagilid ang Vapor. Medyo tagilid nga talaga ang Vapor dito, Madam Yasu, as your medyo wala pa siyang ano dito, wala pa siyang deaths dito, pero kailangan pumasok. Sumot yung Hurricane Dance. And kung iisipin mo si Watt, wala pa siyang endless battle dito, Madam Yasu. So medyo mabibitin ang damage niya against the Tamos kasi you need the endless battle to probably negate the lifesteal na meron ang isang Tamos. And again, like we've said doon sa ating panelist this, shut down the offlane matchup na meron si paring anti-mage dito. Pero ano yung ginagawa niya kanina? Binablock niya lang yung minions. Wala eh. That's one thing na napapansin ko din. Hindi sumasama si Tamos sa teamfight right. Yun na nga eh. And of course, na mag-react dito yung LOUVRE Esports. Yes. Doon sa ginagawa nung apat yes lang yun coming from the side of ONIC, pero lahat sila nag-react. Yes. And then, which is Tamos, naiiwan sa isang lane. Correct. Ang ganda rin kasi ng combo, guys, ng Diggie at saka ng Guinevere. Pero teka lang, bago tayo magsalita, meron nangyayaring clash dito sa bandang gitna, pero alam mo, Kuya Manjin, pangatlong turtle, wala. Wala nakuha. Wala nakuha. Naku po, all of the turtles. Wala kong test eh. Ayun naman, sakit eh. Yes. Naku, yata ako pinag-eager na ako. Okay. Ito si Tamos na pinag-usapan natin kanina, Ate Mage. Oh! Ay, naman buhay, muntik-muntikan. Pero that's gonna be, ano ah, sakit so, sa ulo ah. So, mga sampung ganun pa. More. Mga sampung hookshot pa, ladies and gentlemen. Para dito kay Marcia No Mercy. There you go. There's going to be the time journey para kay Psycho para mabuhay dito. Pero ito ang Psycho Ball. Psycho Ball. Hindi naman nila naibigay ng matodo-todo para dito kay Marcia No Mercy na nabalik. Dito si Grock. And he's going to be using that wild charge. And dalawa ay napabagsak, or rather tatlo kasama na si Tams. Yes. Gusto ko lang sabihin dito, Madam Yasu, without the time journey save on the Guinevere, medyo napamali ng pasok si paring OD. Laging merong nakabantay na lockdown sa LOUVRE Esports. Meron dalawang form ng lockdown, the Way of the Dragon and the Brutal Massacre. So kailangan nila either the Purify or the Time Journey to save themselves kasi napakagandang combo actually ng Diggie at ng isang Guinevere. Yeah. Yung Diggie maglalagay siya ng reverse time. Tapos pagkahila, doon maglaland yung Guinevere. Gagamit siya ng ultimate, pareha sila mag-ultimate, walang mamamatay sa kanila na kanina pa nila ginagawa. But unfortunately, LOUVRE Esports, dalawang clutch na iron hook mula kay Marcia No Mercy, yung nagbibigay sa kanila ng space ngayon. Yun nga, doon na nga nagka-count talaga dito yung Franco. Kasi even though may kagat dito si Franco, napaka-importante din talaga ng hook kasi it puts you into a distance against the enemy. Rather correct than going in and then kakagatin mo yung kalaban mo nang andun din yung mga kapi niya. Yeah. Kaya yes, napaka-importante din ng hook talaga dito ni Marcia No Mercy. And yeah, glad to see dalawa na napapatama niya or may gun 3 kasi dito. Itong 3! With that burst coming from Lunox, Kino Gemash, that's the combo they wanted to eh. Hook number 3, Madam Yasu. 3-4. Para tayong Hook City, ladies and gentlemen. Para dito, kay Marcia No Mercy, there's going to be another hook attempt. But meanwhile, there's the way on the dragon. Onto the Claude. Sasa is now falling low, is running away. And Anti-Mage with the backs out. Also, Drian. Pero makikita sila dito ng mga maliliit na stars. Di maring Psycho, no damage dito ha, para sa ONIC. Pero ito, another hook na naman niya. Woo! Time wala sila magagawa, pero yung pasok ni Guinevere, Orlando, yung pasok dito ni Anti-Mage, sila pinigyuan siya. Na-targeting ni Ludo. So, malaban yung ONIC, yung malaban, I mean yung LOUVRE, dalawa yung mapapabagsak nila on the side of ONIC. Marcia No Mercy welcomes you to Hook City. Hook ladies City and gentlemen, part 4. Ilan yung sinasabi nating hook na kailangan nila magawa? Sampo. So, apat na. Anim na lang. Mukhang malupit mag-hook itong si Taba, ladies and gentlemen. 0-1-8.
8 assists, halos lahat yun ay nandun siya with the Kagat. And mind you, what now has the two components na pwede na siyang lumaban dito, madam, the Golden Staff and the Endless Battle, at mukhang gusto niya na ng Wind of Nature dito just to negate the Blazing Duet na meron si Sasa mamaya. At si Sasa, wala pang record sa scoreboard. Wala pang record sa scoreboard. Pero medyo consistent din yung farm dito ni Sasa. Medyo out level ng isang level lang naman dito. Naku, si Jill! Itong si Carrie, pero abang nangyayari yan, syempre medyo nagkakahawakan sa tenga, pero yung bottom natin, nakikipag-1v1 sa dalawa yata, ito si Tamus, pero magpamamba out din naman. Gusto ko lang din i-note, Yasu, na si Yor dito ay napakalaking bagay din para dito sa Louvre Esports eh. Kasi bukod doon sa Kagat ni Marsha No Mercy, may extra lockdown kapag doon yung minumblast. Plus, he can actually deal with the Grok because of the Bulwark Shield. Kayang-kaya niya rin kasing ano yan eh, tankihin. Oh, kahit paano. Oh! 1, 2, 3! Pero that's a tank. You don't want to burst down, give your energy to all the tank. Pero napakagandang pasok with the Blazing Duet. And that ultimate coming from the Quinnipiac. Kasi hindi pa rin maiging enough para mapabagsak dito si Marsha No Mercy na sinarduan na lang. Quinnipiac to take the kill. Nahuli pa nila si Diggy. Diggy, so with okay. That coming from Joe, sabay Flinger out. Sabay Mamba out para sa side ng Uber. Pero ahabol pa si Ido. Pero hindi na niya maaabot. Pero 1-2. 1-1. Wow, mainit yung laban na yon. Unfortunately for Louvre Esports, you don't want the Grok na maging main target nung Brutal Massacre. Because of that, nagkaroon si Sasa ng free Blazing Duet kasi wala nang pipigil sa kanya. Yeah. Nagamit, naka-cancel po guys yung Blazing Duet ng any form of crowd control. Kaya kailangan mo either a Purify or a Time Journey para kay Sasa. Kasi yung Way of the Dragon crowd control na meron yung Joe, binuhos niya na rin sa Diggy kanina. So kailangan ng Louvre dito na yung kanilang skills ay i-save nila para sa mga right targets. Dahil kung hindi, uubusin sila ni Sasa at uubusin din sila ni paring Udil. Yeah, dalawa nga talaga yung uubos sa kanila. Dalawa yung main target dito for the side of ONIC Esports. Oo. Well, main target din naman dito si Diggy, pero much better if they could deal with the damage dealers. Yes, diba? The damage dealers. Kasi wala namang gagawin itong si Diggy. Kung sakaling siya yung matitira, tatakbo lang yan. Hindi naman nakakapatay si Diggy. Correct. Well, magbobomba-bomba lang yan, di ba? Okay. Ko, pero ito, mukhang bomba ang dadali ni Yor dito na gamit na yung ultimate technique match. Pero makakaligtas, hindi na siya makakaligtas. I was waiting for that brilliance. Ito, hindi na mangyayari na nagkalat-kalat yung Louvre ng Saban. Hinapol sila pabalik sa ng Oni. At nadali sila ng onting asim. Madam Yasu, in terms of discipline, mas gusto natin yung disiplina ng ONIC dito. Yeah. Dahil masyado sila nag-enjoy sa five-time hook. Sa five-time hook ni Marsha No Mercy. At dahil doon, instant space para sa ONIC Esports. Without them knowing kung nasan yung mga enemies nila, napalaban na lang sila bigla, madam. Oo, you know, parang Manjin, parang nakita ko na rin to last MPL eh. Ang nangyayari kasi, last MPL ng Indonesia, nasa Louvre yung favor ng early game. Oo. But then, alam mo, kapag pinapanood mo, parang magically, biglang, uy, ONIC na lamang. Yeah, kasi ito na yung grind time, yung late game, mid game to late game, yeah, na nag-iiba man yung laro mo. Siguro kung yung Louvre, inaral nila yung early game aggression, natapatan nila, yung late game, paano kayo gagalaw dito? Tignan mo, one mistake lang on that clash, bumaliktad kagad yung laban, na-control kagad ng ONIC yung buong mapa natin. Pero this is really interesting dahil minsan ko lang makita yung ONIC na umabot ng 14 minutes, Madam Yasu. Kaya nga, for the side of Louvre din naman dito, wala pa si... Alam mo, it's heartbreaking. Wala pa rin silang sagot dun sa aggression ng Louvre. Yes, yes, yes. Actually, kaya talaga. One good hook, one good new minum blast. Pero tignan natin, ladies and gentlemen, dahil ONIC, ngayon, na-push na nila ang mid lane tower as they will probably back off and control the other lanes. Madam Yasu, sobrang unfortunate talaga nung hook na yun kanina. Oh! Dito ay bong si Udil and of course, mag-reverse down nila agad yan. That's just one down sa limang kalaban nila dito sa side ng ONIC Esports. Hook part 3. Ay, part 6. Part 4 na. Pero tingnan natin. May reverse time na magaganap kay Jill dito. Pero mind you, Yasu, ang hirap makabalik kapag basag ang Tori mo sa mid lane. Oh. And pressured pa, by the way, yung lahat ng Tori dito, lahat ng lanes na Louvre, oh, man, hindi sila pwedeng mag-overextend. Imagine kung mamatay sila, it could be the end. Pero ginagawa kasi din ng Louvre to kasi alam nilang wala si paring Udil. Yun kaya laking yung damage. They are actually forcing the fight.
usually, anti-mage. Pero oh, my anti-mage! Babalikan pa yung apa, pero dahil sa lockdown coming from Gilding, we'll be able to take him down. Yun na nga guys eh, no? One main tip actually ng mga pros, kapag if ever nag-push yung kalaban mo tapos magbaback sila, huntingin nyo, habulin nyo, kasi naubos na lahat ng resources ng ONIC. Yep. Doon sa nangyaring basa, doon sa bandang mid lane. Tapos, ang mangyayari dyan, pwedeng makuha nyo kagad yung space ng mapa kahit nabasagan kayo. Kaya nakita natin on that specific fight na talagang nag-overextend yung LOUVRE. Naghanap talaga sila ng target. Oop! Oh, pero ito, pumasok na rin sa may bandang likod ito si Chover. Time journey ang magagamit kasi hindi pa rin nila yung napasukan nila dito si Grak. Like I told you, that's a tank. Yeah. Hindi mo gugustuhin ibigay ang lahat para sa tank kasi hindi naman yung siya yung ano, main damage dealer dito. Hindi siya yung pinakasakit sa ulo. Yeah, and ang galing talaga, ang galing ni Drian dito kasi nasa psycho niya, yung mga kalaban niya na LOUVRE Esports na ako yung atakihin nyo, ako yung kagatin nyo, yeah, ako yung sipain nyo. Kasi yun naman talaga yung gusto ng isang tank. Oo, kasi maiiwasan dito yung lockdown na dapat para kay Udil, na dapat para kay Sasa, Madam Yasu. Ngayon, LOUVRE Esports, kailangan nila maging disiplinado. Kailangan nilang, kumbaga yung Grak, ito yung tropa nila, yung kinasusuklaman nila na dapat wag na nilang pinapansin. Oo nga. Feeling ko talaga medyo iwas-iwasan nila ang galit nila dito kay Grak. Correct. Saan tabi nila yung galit nila dito kay Grak? Kasi hindi talaga siya yung pinaka-importante na mahuli nila dito. Hindi talaga. It's either anti-mage na kagaya nito na makikita natin sa bandang baba, si Nipa, sabog ang mukha, Basagan Torre, LOUVRE Esports, Onting Bawi. Ito, main at bawian nga nila dito. Itong LOUVRE Esports, napatay nila dito si Franco, pero almost na mapabagsak nila itong top inhibitors to red ng side ng LOUVRE para sa side ng ONI. Pero LOUVRE, they're trying to counter pressure the lane at the top or the lane at the bottom lane then against ONI. I just wanna say, Madam Yasu, na that was indeed a good trade. Even though may onting bawas yung top lane ng LOUVRE dito for their side. Kasi guys, yung ONIC dito, they were trying to actually give the space to anti-mage. Dediretso niya sana yon bahagya sa mid lane para maligaw ng bahagya yung LOUVRE Esports kung dedepensa pa sila sa top lane. Pero sabi ng LOUVRE, hindi kami magpapasahe ko sa inyo. Pipitasin namin si anti-mage. Ngayon nagkakaroon tayo ng next plan. What's the plan? ONIC Esports rotating down onto the Lord side, securing the space, naglalagay na ng mga time bomb para makita nila kung saan manggagaling yung hook ni Marsha No Mercy. Oh! Yeah, for ito na naman yung LOUVRE. Minasukan na naman si Drian. Bakit pa si Drian ang gusto nyo? Ano na patukan din? Ito na naman si Morty na napatay si Tito. David Deverance is falling down. Everything para sa side ng LOUVRE. Pinagsipan. Yung minablas. Wala naman siya kung masyadong handbag na nasyado nila dito si Karin ng double kill para sa Universe. Oh! Lunox! Well, Kino! Pinabawian nila yung ONIC dito na nahuli yata nila. Anti-mage, wala nang kontra ni Ferdinand, pero Jill, he still got the lockdown, of course, even with the way of the dragon being used na kanina. Akala natin manalalamang ang ONIC doon kasi wrong target coming out from LOUVRE Esports using the Brutal Massacre on Drian. Pero men, Kino, with good positioning, ladies and gentlemen. Oh my! LOUVRE Esports. Plus the burst. Lang ang natitira, pero ito medyo nasa-psycho yata nila. Itong si Psycho this time. Gusto nila ng top lane dito. Two towers ang makukuha nila, both the top lane and the middle lane. If they could clear the creep, 2 seconds, 5 seconds, they could actually go back. Kasi nandito na si Drian, nandito na din itong si Claude. Kailangan nila actually mag-back dahil kung hindi, abulin sila ng ONIC. Yup. Kailangan nila ng respeto dito. Respect the MC. Wow! LOUVRE Esports. Napakagandang positioning mula kay Watt at kay Kido Gimash. Yes. On that team fight doon sa bandang Lord. Nung nakita nila pumasok si Udil, nag-back kagad sila. Teka, kuha tayo ng main target. Another hook! Oh, with the time journey na hindi na siya matutulungan pa ng kahit ano pang pailaw na ito ni Drian. Oo, wala nang nagawa. Hook part 7, Madam Yasu. Oh my. Si Taba. Ah! Wait! Udil! Alam pa ni Kuhan! Oh! Gimash, nagpatigas ang sarili niya for the dating duet coming from Claudie. Di niya na burst down. Itong si Kino, pero Drian, mali yata yung pinapasok mo. Parang di yan ang tamang solusyon. Pero watch out! Ako mabukul na! Naku po! Naku! Naku po! Marsha, no mercy! No mercy ang binibigay. Sipa! Sipa! Ah! Sipa! Mukhang tatakbo na, ihahatid na kaya kita sa bahay nyo. Anti-mage is still alive for now. Oh my!
Pero look at the cut. Look at the cut. The cut coming from Quad indeed. The Indonesian cut mula kay Sasa dito negating the push coming out from LOUVRE Esports. O sabi ng LOUVRE, ah, sige, ayaw nyo kami mag-push. Let's take the Lord. This is a level 2 Lord. Take note. Level ano? Level 2. Level 2 Lord. Ito yung tumatalon, di ba? Oo. Ako po, ladies and gentlemen, LOUVRE Esports. Tumatalon, isang hambalos kalahati agad. Oo nga, isang hambalos niyan. Rinig buong Aranete. Oo, parang kahapon. Oo, parang kahapon lang. Pati Araneta na hambalos kahapon. And the Indonesian champions laban sa... Well, Indonesian din. Mukhang ma-upset on the verge to victory, ladies and gentlemen, ng LOUVRE Esports. Alam mo kung bakit, Madam Yasu? Alam mo kung bakit. Marcia No Mercy, a.k.a. Hook City. Hook City. Hook City. Ginawa niyang Hook City ang Pilipinas, mga kaibigan. Ang dami eh. On the digi. Naka-part 8 na tayo. Naka-part 8 na tayo. Alam mo ba, no? Kaka-part 7 lang natin. Part 8 agad. Dalawa na lang. Eto na, Franco Cinematic Hook Universe, ladies and gentlemen. Eto na, Marcia No Mercy. Is this the part 9? Oh, part 9! Ah! Digi! Pero time journey will be used. Pero kung ako pa rin dito, Master Gale, para kay Lunok. Pero yung Lord, hinahampalos din silang lahat. Si Blading Web, nasa na? Oh! Patay si Tams! Meron ni Sasa, napatay din nila dito. Ito si Anime, Trial, Ponic, Loan, yung cellphone.